Sana nandito sila, no? Tingnan nyo sila. Nani? Hindi ko alam kung naman ito. Tingnan. What? Parang may ginagawa yung dalawa. Ano ba yun? Tapo! Ano ba yun? Kumusta? Anong ginagawa nyo? What? Hindi lang yung puro ganito lang araw-araw, no? Okay, sana wag niyong mamasamahin pa yung mga anak ko na kayo eh, ha? So kaya kami nandito mga kababayan dahil may ipapaabot ang Team Rice Above kaya ako bumalik sa inyo, no? Ito. Mga kababayan, sa araw na ito, dadalawin natin si Rachel at saka si Glenn. Yung natatandaan ninyo yung mga bata na isang tomboy at isang babae na nagsama sila na underage pa lang. Dadalawin ng Team Daddy Frankie ngayon dahil may pinapaabot po ang Team Rice Above sa kanila. Kaya puntahan natin mga kababayan. Pero syempre bago natin puntahan, pasalamat muna ako sa Team Rice Above. So let's go! Yan. Hapon na. Ayan, nandito na tayo. Sana nandito sila, no? Tingnan nyo sila. Nani? Hindi ko alam kung namanik na tao, pero tingnan. What? Parang may ginagawa yung dalawa. Ano ba yun? Tingnan nyo kung anong ginagawa. Tawagin nyo. Oh my God! Wow! Ano ba ginagawa? Tapo! Ano ba ginagawa? Andiyan? Tawagin nyo sila, palabasin na lang. Oh, ayan na, Dad. Ha? Ayan na. Andiyan. Oh. Kumusta? Okay lang po, Dad. Anong ginagawa nyo? Nagkukutuhan ng bo. What? Ah, nagkukutuhan kayo? Di na! Kala ko, anong ginagawa nyo? Nagulat kami. Ha? Nagkukutuhan ng bo. Ah, nagkukutuhan. Opo. Sigurado kayo? Opo. Hindi nga. Nagkukutuhan kayo. Bakit? Maraming kuto? Lisa po. Lisa lang po. Ha? Lisa. Ah, may lisa. O, kumusta na kayo? Pwede ba dito tayo? Medyo madilim. No? Dilim ng bahay. Walang bintana. No? Ayan. So, kumusta na kayo? Kumusta na ang buhay-buhay? Okay lang naman. Ah, idikit ko tong ano. Ah, okay lang, idikit ko to sa'yo. Sino kinukutuhan mo? Siya po. Ha? Kinukutuhan mo siya? Opo. Bakit paano nagkuto? Bakit nagugulat ng mga kasama ko? Oh, kayo. Ha? Kuto lang po. Kuto lang? Opo. Ba't kayo tumatawa? Gulat mo kasi kami sa inyo. Ha? Ah, nagulat kayo sa amin? Opo, gulat kami sa inyo. Kami nga nagulat eh, itong mga kasama ko eh. Oh, ayos ah, ayos yung kutuhan ninyo ah. Tanghalin tapat? Ah, okay, so sige. Kumusta ang New Year natin mga anak? Okay lang naman. Okay lang naman. Opo. Dito rin kayo nag-New Year? Opo. Oh, asan yung kapatid mo na isa? Na-uwi na po kay mama po. Ah, nasa mama mo ngayon? Opo. Hindi po masyal ang mama mo dito nung New Year? Pasko lang po. Anong Pasko nandito rin? Na-hospital po. Ah, na-hospital? Anong nangyari? Anong hospital? Na-confine po siya sa UTI. Ah, dapat drink water lang, no? Baka malakas sa soft drinks. Filipino habit, no? Nauhuli ang tubig. Pag matamis, go. Kailangan more water, no? Yan. Anong handa nyo nung New Year? Spaghetti lang po. Spaghetti lang.
Kumusta naman ang pagsasama nyo? Maayos din. Maayos naman. Dalawa kayo. Nakita ko kanino yung mga kalakal doon? Sa amin po. Ah, yun ang ano. Ba't hindi kayo nangalakal ngayon? Aakit na po sana kami. Aakit kayo. Kaya lang, may ginagawa kayo. Ha? Oh, nadudulas na kayo. Nagkukuto. Ayan mga kababayan, oh, tignan nyo po yung hanap buhay nila dito sa likod ng bahay. Ayan. Ito po yung, ito po yung kanilang kalakal. Ayan. So, gaano kadami, kailan nyo yan ibibenta? Sabado po. Ah, pag Saturday. Every Saturday ang benta nyo, linggohan. Minsan po. Linggo po kasi sarado po dyan. Sarado ang siya pag Sunday. Dito tayo, nasisilaw ako. Ayan, dito kayo. Ayan. So, matanong ko lang. Yung karami na yan, ilang araw nyong kinuha yan? Kahapon lang. Isang araw lang? Isang biyahe lang? Ito po. Ito isang biyahe lang? Kahapon lang po. Ayun. Ito. Magkakaiba ba yan? Opo. Napilian. Iba yung lata. Magkano presyo ng lata pala? 10. 10 piso ang lata. E pag plastic? Pag sa plastic po, 6. Mas mahal yung lata? Opo. Lata ng mga sardinas, ganun? Opo. Basta kahit anong lata? Opo. Tapos yung bote ng mineral, magkano yun? 17 po. 17? Ha? Pero lilinisan. Opo. Sama-sama na yon yung bote ng sito, mineral, ganun. Opo, bukod lang po yung kulay blue. Ah, pag kulay blue, tanggal. Opo. Ah, puti lang, pag puti-puti. Yun yung 17. Opo. So, yun lang talaga yung nagiging routine ng buhay nyo, mga ngalakal, ganun. Pag may, ano po, may extra, nag-extra po kami. Nag-extra ka. Di ba mas ano, alam ko na mas nakasanayan nyo na ito, pero siguro, ilang edad, ilang taon ka nga ulit? 18 po. 18, tapos ikaw? 18 din. Ano yung pangalan mo? Rachel po. Rachel, tsaka si? Glenn. Glenn. Ha? Glenn po. Glenn, oo. Suggest ko lang, no, hindi ba kayo nag-try na mamasukan kahit katulong, ganun, ikaw? Wala din po mapapasukat saka po mamalalayo po ang pinapasukat po katulad po ng Cavite, ganun po, Tarlac. Na-try mo na rin na masukan sa Cavite, Tarlac? Sa Kabanatuan. Ah, Kabanatuan. Anong trabaho mo sa Kabanatuan? Sa canteen po. Oo. Magkano ang sweldo mo doon? Ano po, 6K po. 6K isang buwan? Kaso po yung time po na na-stay in po ako, 5K lang pinibigay yung sahod ko. Ah, sinabi nila nung umpisa 6K? Oo po, tapos 5K po. Tapos nung nag-stay in ka, naging 5K na lang? Opo. So, sa tingin mo, alin ang mas maganda, alin ang mas malaking kita? Yung mga ngalakal kayo o yung papasok ka bilang katulong? Mas maganda pa rin yung nangalakal. Mas malaki din po yung kita. Mas malaki ang kita. Oh, kaya kasi po, pag naipon po ng 1 week, maabot po din ng 1,000 yung bentahan. Ah, sa 1 week na kapag ipon din kayo na 1,000? Opo. So, ganun na lang pala. Kaya mas pinipili ninyo yung ganito. Opo. So, kailangan pala, magaling ka rin sanang mag-ipon, no? Pagka nakabenta kayo ng 1,000, alam nyo, ipayo ko sa inyo, no? Okay na yun, nandyan na yan eh. Talaga nagmamahalan kayo, wala nang ano si Daddy Frankie. Nasa inyo na yan. Pero ang gusto ko lang ipayo sa inyo, kung sa loob ng 1 linggo, kumikita kayo ng 1,000, kunting dagdag sipag pa para maging 1,200. Sa tingin mo, pag sinipagan nyo araw-araw, kakayanin nyo ba yung 1,200 sa loob ng 1 linggo? 6 days? Opo, kaya. Kaya. Suggest ko lang kung gusto nyo magbago yung buhay nyo. Kasi alam nyo, lalo na't mga bata pa kayo, no? Kailangan talaga mag-sacrifice. No? Kasi minsan, no, huwag nyo mamasamain mga kababayan, no? At huwag nyo sanang mamasamain yung sasabihin ko sa inyo. Minsan kasi, sa mga kagaya natin na mahihirap, parang komportable na tayo sa ganitong buhay araw-araw. No? So, parang napakahirap naman na
Araw-araw ganun na lang. Paano pag dumating yung time na matanda na tayo tapos wala tayong ipon, wala tayong magandang titirhan? Paano pag nagkasakit tayo? Diba? Suggestion ko lang yun, ha? What if, kung sinasabi nyo kaya nyo 1,000 linggo-linggo, dagdag sipag pa, kailangan nyo magsakripisyo talaga. Lalo na't mga bata pa kayo. Ngayon, kung kumita kayo ng 1-2, what if yung 500 na kita nyo is ipunin nyo, itago nyo na lang ng itago. Tapos i-budget ninyo talaga pagka-share ninyo yung 700. Siguro sa loob ng 1 taon may ipon na kayo, makakapagpatayo kayo ng bahay. Diba? Try ninyo yun, tapos makakabili kayo ng mga paunti-unti mga gamit. Ha? Hindi nyo ba na-try mag-ipon? Na-try na po. Oh, ano nangyari? Nagastos lang din po. Nagastos din. Oh, kasi sa mismanage yun, yung tinatawag na tayo, pag may pera tayo, ah, dito lang muna ako, tulog muna ako, magkukutuan muna kami. Di ba? Sana ano, kahit may pera pa tayo, tuloy-tuloy ang trabaho para makapag-ipon, no? Suggestion ko lang, pag-isipan yung maigi, pag-aralan ninyong maigi kasi mga bata pa kayo, no? Kasi lahat naman eh, lahat nagsisimula sa maliit, lahat nagsisimula sa mahirap. Pero pag na-try mong mag-ipon, mag-save, pag nakapag-ipon ka na dyan ng 5,000, kita mo 5,000, huwag mong gagastusin. Dagdag ka lang ng dagdag. Pag nakikita mong lumalaki, lalo kang nagpupursige na palakihin yung ipon mo. Lalo na kung may gusto kang maabot, gustong pangarap talaga. Gusto kong bumili ng, gusto kong magpatayo ng sariling bahay, mag-ipon ako. Mangyayari yon. Kailangan may goal ka. Kailangan mayroon tayong tinatarget. No? Kailangan may plano tayo sa buhay. Kailangan may pangarap tayo. Hindi lang yung puro ganito lang araw-araw. No? Okay, sana huwag niyong mamasamahin pa yung mga anak ko na kayo eh. Ha? Okay, so kaya kami nandito mga kababayan dahil may ipapaabot ang Team Rise Above, kaya ako bumalik sa inyo. Nung napanood kasi nila yung videos ninyo, so may nagbigay ng 5,000 para sa inyo. Si Tita Hanis, ang Team Rise Above. No? Ito. 1, 2, 3, 4, 5. O, di ba? Tulad nito, paano nyo gagastusin yung 5,000? Yung iba po ay pambibili po ng pagkain. Excuse me. Bibili ng? Pagkain po. Bigas. Pero hindi po may pera. Hindi kayo maghahanap buhay. Kailangan tuloy-tuloy pa rin yung paghahanap buhay. Ha? Opo. Araw-araw tapos itabi ninyo yung pera hanggat maaaring mag-ipon gaya na itinuro ko sa inyo. No? Tatandaan ninyo yung sinabi ko. Lahat nagsisimula sa maliit. No? Pag naumpisahan mo nang mag-ipon, pag naumpisahan mo nang nagkaroon ng isang bagay, nakaka-addict po ang mag-ipon, nakaka-addict mangarap. Pag nasimulan nyo na yan, tuloy-tuloy. Hanggat wala kayong sinisimulan, walang mangyayari. Kailangan gumawa kayo, magsimula kayo. Magsimula kayo mangarap. Di ba? Hindi habang buhay, ganyan na lang kayo mga anak. Mangarap kayo. Hindi pwedeng habang may malakas, sige, okay lang, may isasaing, okay na. Dito muna tayo, wag. Ha? Kasi hindi habang buhay may tutulong. No? Okay. Ayan, so paano? Baka naabala ko na kayo. No? At gaya ng sinabi ko, ayan, mangarap kayo. Magsikap kayo. Okay? Magpakatatandaan ninyo yun. No? So mga kababayan, maraming salamat po. Lalong-lalo na doon sa mga tumutulong sa ating mga kababayan kagaya nila. Maraming salamat po sa mga sponsor natin na walang sawang nagtitiwala kay Daddy Frankie na ipapadaan ninyo sa akin yung mga tulong natin sa mga kababayan. Especially po ang Team Rise Above. Team Rise Above, mabuhay po kayo. Ako ya walang sawang magpapasalamat din sa inyo. Yan, pasalamatan natin ang Team Rise Above, mga kababayan natin. Maraming salamat po sa nagpabigay po ng tulong sa amin. Maraming salamat din po sa inyo. Siyempre, lahat ng biyaya, blessing na dumarating sa atin, papasalamat tayo kay God lagi. Okay, no? Okay. Isang guni natin lahat parati, lahat ng ating gagawin, pag-pray natin. No? Opo. Okay, magsikap lang kayo. Ano? Opo. Okay. So, Team Rise Above, maraming salamat sa pangunguna po yan ni Tita Hani S. At saka si Linlin Garrido, Lisa Liabres, Carmi K. Official,
Istariray at saka Risky, tulungan mo ko. Sino pa yung mga hindi ko nabanggit diyan? Flirty Sadi. Pinay sa isla. Siyempre si Charipamitan. At yung paborito. Paboritong biyanan si Charms. Ayun. At saka si ano, Marines official at saka si Aling Rochelle. So mga kababayan, maraming salamat po. At syempre kay Ma'am Maria Paz Okoshi, ayan, shout out po. At saka kay Ma'am Lani and Wonder Woman, mga kababayan, shout out po kay Ma'am Lani. Mabuhay po kayong lahat, mga kababayan ko. Ganun din sa mga kababayan nating OFW, yan, shout out po. At mga kababayan natin na nasa ibang bansa. God bless po sa atin lahat and Happy New Year po. Ano masasabi nyo ngayon? Happy, may pambili ng bigas, ha? Bilhin nyo ng nararapat. Pero yung sinabi ko, mag-ipon, okay? Opo. Thank you sa Team Rise Above sa binigay nyo pong 5,000, malaking tulong na po to sa amin. At maraming salamat din po kay Daddy Frankie na naging tulay po para makarating po dito sa amin. Maraming salamat po sa 5K po neto. Malaking tulong na po dito po sa amin. Lalo na po kay Daddy po Frankie. Maraming salamat po. Thank you.